So good day mga katropa, ito si Kuya Jopet na magtuturo na naman ako ng bagong trick sa inyo. So the last time po na pinost ko is yung about sa cooler and medyo matagal ulit ako bago nakapag-post kasi medyo marami akong ginagawa. So pero itong ituturo ko sa inyo, basic lang siya. Pero alam kong makakatulong talaga ito ng matindi sa inyo. Lalo sa mga gustong mag-reformat dyan na ayaw nilang madelete yung kanilang mga files. So mostly kasi ang ginagawa natin kapag ganito yung gusto nating i-backup yung mga files natin, syempre kailangan mayroon tayong external hard drive. Ika-copy natin manual doon, 'di ba? Yun yung unang way. Pero medyo nakakapagod kasi yung ganung way. So itong ituturo ko sa inyo, basic lang siya pero napakalaki ng maitutulong. Simulan natin. So punta tayo sa ating file explorer. Mostly sa atin, nagsisave tayo ng file sa desktop. Diba? Siyempre, minsan pag sobrang bilis na ating ginagawa, hindi na natin maharap ilagay kung saan folder pa natin gusto. So, tambak na lang natin, tumbak sa desktop yung mga files natin. Kaya lang, hindi natin mamalayan. Siyempre, yung computer natin habang tumatagal, nababag din siya. Lumabagal, hindi na umaandar minsan. So, umabot sa point na gusto na natin itong ipareformat o ipalinis. Kaya lang, manghihinayang tayo kasi yung mga folder natin nasa desktop. Tapos, ang dami. Alam mo yun, ikokopyahin natin lahat. So kaya minsan, gusto na natin magpa-reformat pero nagdadalawang isip tayo dahil sa mga folders natin. Dahil sa mga files, sa mga projects, sa mga photos, videos, personal files natin. So yun, tuturo ko sa inyo kung paano tayo magkakaroon ng tweak. Iti-tweak natin tong desktop natin. So punta tayo sa desktop. Mostly kasi ang desktop, naka-default yan sa Drive C. Sa users, sa ating username, nandyan yan. Yan talaga ang original default folder ng desktop ko. Pero hindi na yun yung ginagamit ko ngayon kasi nga ako mismo, I myself, nakatweak yung aking desktop. Hindi lang desktop, downloads, documents, pictures. Kasi itong trick na to, pwede mo siyang gawin sa kahit anong default folder na nandito sa ating computer. Pero gagawin ko siya sa desktop. So tuturuan ko kayo. So click nyo lang itong desktop, i-right click mo siya. Properties. So yan, makita nyo ang location. So kung makikita nyo yung location ko, hindi na yung default. So yung location na yan, nandito yan. Nasa backup disk ko siya. So nasa second partition ko siya nakalagay. Hindi na siya dun sa default na folder ng Drive C. So bakit nandito siya? Ginawa ko siya personal. Gumawa ko ng folder, then pinangalanan ko lang, desktop. Then siya yung sinelect ko dito. Kung ito naka-default pa, click mo lang yung move. Tapos pipiliin mo syempre yung folder na ginawa mo sa backup disk mo, which is itong desktop. So nga pala, itong dalawang drive ko, hindi po siya partition. The Drive C is my SSD, which is nandun yung operating system ko. Ito namang backup disk ko is hard drive. So dalawa talaga sila totally. Pero, kung ikaw, hard drive lang ang ginagamit mo at dalawa ang partition mo, may partition kang isa, pwede mo rin magamit itong tricks na to. Kasi nga naman, pa mag-format ka, hindi mo naman kailangang idamay itong second partition. Mostly, yung partition lang na merong operating system ang i-delete mo. So yun, balik tayo dito. So yan na, naka select na siya, no? So okay lang yan. Minsan may lalabas na something na itatanungin ko niya, do you really want to move? Okay lang yun, tinatanong ka lang niya for security purposes. So yun na siya. So yung desktop mo ngayon, eto na, check buksan natin. So pag gumawa ka ng folder dito, makikita mo, ayun, no? Nandun na rin siya. So, ibig sabihin kasi, itong folder, itong desktop ko ngayon, kaya wala kayo nakikita, naka-hide lang kasi. So, kung ano yung nilalagay mo dito, automatic, nasa backup disk mo na. Kaya lang, wag mong i-delete. Kasi, pag nag-delete ka dito sa backup disk mo, sa root folder mo, mawawala rin talaga yung original file mo. So, it's like, nakikita mo siya dito, sa desktop, but, the original root folder is yung nandito sa backup disk mo. So, kasi yun yung ginawa mong path niya. So, ganun lang siya kasimple. Pwede mo siyang magamit sa lahat na to. Itong downloads, pansin mo yung downloads ko, meron din ako. Naka-path din siya dito sa aking backup disk. Ayan siya. So lahat ng downloads ko, default kasi diba pa nag-download ka sa Chrome, pumapasok sa downloads. So pag pumasok sa dyan, matik nandito na sa backup disk ko yun. Ito, yun na yun siya, kasi ito na yung default path. So yan na siya. Hindi ko na kailangang i-copy pa para ma-backup. Hindi ko na kailangang i-copy-paste pa sa backup disk ko para ma-secure na kung
biglaang mag-corrupt yung drive C ko, biglaang mag-corrupt yung operating system ko, paano yung mga dinownloads ko, videos, movies. Matik na kasi nandun na yung sa backup disk ko. So, ganun siya kadali at ganun siya ka-helpful. So, guys, I hope na natuto kayo dito sa tutorial na to. So, very basic tutorial lang siya. Yung iba dyan, baka alam na nila to. Siyempre, lalo yung mga hands-on talaga sa computer. Pero itong tutorial na to, tinuturo ko siya para sa mga beginners. Para sa mga gustong matuto na kung paano ba automatic yung mga files ko eh nakasecure. Kahit na makorrupt yung operating system ko, eh hindi sila mawawala. So, yun guys, yun yung tutorial ko sa inyo this day. Sana natuto kayo. Maraming salamat. Subscribe pa kayo at magpo-post pa ako na ibang tutorial. Siguro yung second na ipo-post ko is para dun sa mga naka-isang drive lang. Kunwari ako, kuya, ang computer ko drive C lang po eh. Paano po kaya yun? So, tuturuan ko kayo kung paano tayo gumawa ng another drive para dun kayo makapagawa. Another partition para dun kayo magawa ng folder na dun yung ikakopy yung mga files nyo from drive C.